Hello mga kabuhay, ang topic natin ay tungkol sa respiratory system na ito po ang responsible para sa ating gas exchange with the coordination ng ating circulatory system. First, ano ba ang gas exchange? It is the uptake of molecular oxygen from the environment and the discharge of carbon dioxide to the environment. Tinatawag din pong respiration or respiratory exchange ang gas exchange. Iba po ito sa cellular respiration. Sa cellular respiration, or tinatawag din po itong aerobic respiration, ginagamit po ang oxygen para ma-extract yung chemical energy, ito po ang ATP, from the food, specifically po ang sugar or carbohydrates, at magkakaroon din po tayo ng product na carbon dioxide. So sa gas exchange, i-explain po dito paano ba nagdi-diffuse ang oxygen sa ating blood, at paano ba natin dinidischarge or nagdi-diffuse din po ang carbon dioxide para ma-exhale po natin. The first basic principles influencing gas exchange is the respiratory surface or organ is the part of an animal's body where gases are exchanged with the environment. Napakahalaga po ng mga respiratory organs to allow for gas exchange. It must be moist, large enough, and protected from desiccation. So, pagpasok pa lang po ng oxygen sa ating nose or nasal passages, so may mga mucus na po na siyang nagmamoisten dun sa oxygen gas at winawarm na po ito. Okay, bago po ito pumasok sa loob ng ating lungs. At the same time, fini-filter din po ng mga tiny hair na tinatawag na cilia, kaya sigurado pong malinis yung hangin, no, na siyang papasok po sa loob ng ating lungs. At dito po nagaganap ang gas exchange sa mismong loob ng ating lungs, which is the alveolus or the alveoli in plural. Next principle po natin, partial pressures for each gas in the atmosphere can be computed. For example, the partial pressure of oxygen is 160 mm per mercury. So, paano po ito kinocompute mga kabuhay? So, meron po tayo sa atmosphere na nitrogen gas. So, may 78% or tinotal na lang as 79%. So, yung oxygen gas is 21%. Ang partial pressure po ng ating atmosphere is 760 mm per mercury. So, multiply lang po natin yung percentage, magiging 0.79, 0.21. So, makukuha po natin yung partial pressure ng nitrogen gas and oxygen. So, 600 po sa nitrogen and 160 sa oxygen gas. So, pag tinotal po natin yan, so, naka-equal po tayo dun sa 760 mm per mercury. Under po ng ating principles influencing gas exchange, yung surface to volume ratio. As an animal grows, the surface area increases at a lesser rate than its volume, making diffusion of gases into the interior more difficult. Okay, letter B, animals must have a body design that keeps internal cells close to the surface. So specifically po, may mga structures po ang mga animals tulad ng mga invertebrate like flatworms, segmented worms, okay, closer to the surface. Kaya nga po sa skin po sila or integumentary system po sila, nagkakaroon ng gas exchange. Next po natin is the ventilation. So it refers to the movement of the respiratory medium, air or water, over the respiratory surface. Sample po natin yung mga isda, diba? Like bony fish, moves the gill covers, ito po yung operculum, diba? Yung hasang po nila. So once po na nag-flow yung water po dyan, makikita po natin na may mga capillaries po dito sa lamelle, okay? Nagdi-diffuse na po dyan yung oxygen na nakahalo po sa water. Ito po yung black arrow. Ang direction, ipakanan, okay? Naka-countercurrent po yung blood flow naman na naandun po sa gills. Kaya through capillaries, yun po, nagdi-diffuse na po yung oxygen gas. Next po natin, under basic principles, yung respiratory pigments or protein. So mga kabuhay, ang mga animals, no, nag-a-adapt po ito for gas exchange, including po yung respiratory pigments, kung saan dun po magbabind or yun po yung magke-carry or magta-transport ng mga gases. So, sa ating pong mga tao, we have the hemoglobin. So, hemoglobin is an iron-containing protein in the red blood cells of vertebrae, which transport oxygen and carbon dioxide through the blood. Sa mga invertebrate naman po mga kabuhay, ang tawag is the hemocyanin.
So hemocyanin is a copper-containing protein present in the hemolymph of invertebrates and transport oxygen within the body. So explain na po natin yung oxygen transport. Katulad po sa ating mga vertebrates, mga human. So yung oxygen po, nagdi-diffuse po ito down a pressure gradient from the lungs into the blood plasma. Okay? Then magbabind po ito sa ating hemoglobin na dala-dala po yung red blood cells. So ito, makikita natin yung oxygen, yung arrow niya, papunta po dito sa hemoglobin. Sa isa pong hemoglobin, apat po na molecules ng oxygen ang nagbabind po dyan, na tinatawag po na oxyhemoglobin. At tandaan natin mga kabuhay, ang hemoglobin, it gives up its oxygen in tissues, diba? Kasi babalik po ito ulit sa ating heart, dalhin po ng pulmonary vein. One characteristic ng blood is warmer. Mga kabuhay, explain na ho natin ano bang nangyayari sa gas exchange. So tandaan po natin, sa loob po ng ating lungs, doon po nagaganap yung gas exchange. At particular po dito sa alveolus in singular, alveoli in plural. So it is a sac-like or cup shape wherein very small po itong mga structures sa loob ng ating respiratory system. So naka-arrange po siya in cluster, kaya makikita nyo marami po itong alveolus, kaya alveoli na ang tawag. At tandaan po natin, napakanipis po, no, ang wall ng alveolus para mapadali, okay, or mabilis ang exchanging ng gases between oxygen and carbon dioxide. At the same time, capillaries naman po, very thin na mga blood vessel po yan. At ang isa pong alveolus, meron po itong fluid na tinatawag pong surfactant na siya pong nagbibigay ng shape, at ito din po yung tumutulong para mag-open up kapag nagkakaroon na po ng gas exchange. Tandaan natin mga kabuhay, dito din po matatagpuan yung pneumocytes, or ito po yung cells ng respiratory system natin, na ito po yung nagkikip sa bawat alveolus na huwag mag-collapse. If ever po na may mag-collapse na alveolus, meron po mga pneumocytes na type 2 na siya pong nagre-repair dun sa damage. So dito po tayo muna sa oxygen gas. So mataas yung kanyang concentration sa alveolus. So magdi-diffuse po ito down to the pressure gradient from the lungs into the blood plasma. Then dito po sa red blood cell, nandito po yung hemoglobin, at dito po magbabind yung oxygen molecules. So sabi nga po, apat na oxygen sa bawat hemoglobin. At ang tawag po dito ay ang oxyhemoglobin. At ito po ay babalik po ulit, no, sa ating heart, carry po pulmonary vein. Then i-distribute na po ito sa ating buong katawan, no, paglabas po sa aorta. Tapos dito naman po sa carbon dioxide, makikita po natin, carry naman po dito ay ang pulmonary artery, no, galing po yan sa heart, magdi-diffuse papunta sa alveolus. Tandaan po natin mga kabuhay, ang carbon dioxide diffuses down its partial pressure gradient from the tissues into the blood plasma and red blood cells. Nakadilute po ang carbon dioxide into three forms. 7% daw po ay nakadissolve po ito sa plasma. The 23% nakabind po ito sa hemoglobin to form carbaminohemoglobin. Then 70% is in bicarbonate form. Po itong bicarbonate sa kanyang carbonic acid, may mga enzyme po na nag-enhance na nakalocate po sa ating red blood cell. So mataas po ang concentration dito po sa ating capillaries ng carbon dioxide. Kaya magdi-diffuse po yan out papunta po sa alveolus. At yung carbon dioxide po, i-exhale na ho natin yan. Kaya mga kabuhay, ito po yung gas exchange. Kaya mga kabuhay, hanggang dito lamang po. So ito po yung first part ng ating respiratory system na naka-focus po tayo dun sa gas exchange, kung paano po ito. At ingatan po natin lagi ang ating kalusugan. So God bless everyone. Bye!